Mga kabagis, kung hindi pa din nyo nalalaman, alam nyo ba ang larawan na The Last Supper na ipininta ng isang tinaguriang the greatest painter of all time na si Leonardo da Vinci? Ang larawan nga sa likod ng pagpinta ng dakilang pintor na si Leonardo da Vinci sa The Last Supper o Huling Hapunan, kung saan ipininta niya di umano ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang modelo na ginamit sa pagpinta kay Kristo ay ang parehong modelo na ginamit niya sa pagpinta kay Judas Iscariote, at siya ay nagngangalang Pietro Bandinelli. Yan ngayon ang ating pag-uusapan, mga kabagis. Pero bago yan, pakilike naman ang ating mga video at pakisubscribe na rin ang munting channel natin na ito, mga kabagis, para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Sana isuportahan ninyo ang channel natin na ito para sa marami pang makabuluhang mga video na tatalakayin natin. Maglalagay din ako ng mga link sa description sa ibaba ng video ito para mapanood nyo din ang mga naunang video na in-upload natin. Ngayon, balik tayo sa usapan, mga kabagis. Alam nyo ba na ang modelong ginamit sa pagpinta ni Leonardo da Vinci sa kanyang obra maestra na The Last Supper ay si Pietro Bandinelli? Si Pietro Bandinelli ang kanyang kinuhang modelo para ilarawan ng imahe di umano ng Kristo Jesus. At ang nakakagulat, mga kabagis, sa hindi inaasahang pagkakataon ay siya rin ang modelo na kanyang ginamit para ipinta naman ang Judas Iscariote na nagkanulo sa Panginoong Hesukristo noon. Yan ay ayon sa kanilang pahayag, ang pahayag ng isang paring Katoliko na ating mababasa sa kanilang aklat na inilathala noon na pinamagatang Our Catholic Faith Part 2 sa pahina 255 sa panulat ng pari na si Bishop Louis Laravaux Morrow, na ganito ang sinasabi. Ita-translate na po natin sa ating wika para pare-pareho nating maintindihan, mga kabagis. Sinasabing ang modelong ginamit ng dakilang pintor na si Leonardo da Vinci sa kanyang paglalarawan kay Hesukristo sa guhit niyang ang Huling Hapunan ay isang binatang may di pangkaraniwang kagandahan na may anyong nangungusap ng ganap na kawalang malay at katapatan. Pagkaraan ng ilang taon, naghanda ng iguhit ni Leonardo da Vinci ang larawan ni Judas, ang taksil na apostol, nahirapan siyang maghanap ng modelo. Kaya't naparoon siya sa mga dakong pinamumugaran ng kasamaan, sa mga dakong pinagtitipunan ng pinakamasasamang kriminal upang makatagpo ng isang nababagay na modelo. Nakita niya ang lahat ng uri ng mga kriminal, mga lalaking may mababang uri, naganap ng nawalan ng lahat ng damdamin ukol sa kagandahang asal, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan. Sa wakas, isang araw ay minatsyagan niya ang isang taong wala ng kabuluhan na tumalili sa sulok ng isang bahay aliwan. Ang kanyang mukha ay may anyong mapanganib at malajablo, kaya't natiyak ng pintor na tapos na ang paghahanap niya ng modelo para kay Judas. Nang lumapit siya, napasang-ayon nga ang lalaki sa alok na isang malaking halaga ng salapi upang umupo bilang modelo. Ang sunod-sunod na pag-upo ay halos matatapos na. Nang isang araw ay sinabi ni Leonardo da Vinci, "Alam mo, mula nang dumating ka ay parang nakita na kita noon sa isang dako. Maaaring ako ay nagkakamali, ngunit ang aking damdamin ay mapigil." Dahil dito, ang tao sa pagbulalas ng kanyang kawalan ng pag-asa ay sumigaw, "Oo, nakita mo na ako noon. Ako yaong walang malay na binata na umupo bilang modelo para sa larawan ng Kristo roon. At ngayon tingnan mo kung paano ako umuupo para kay Judas. Para kay Judas." Ngayon, mga kabagis, ay nalaman natin ng malinaw ayon sa pahayag ng isang paring Katoliko na ang modelong ginamit ng dakilang pintor na si Leonardo da Vinci para ipinta di umano ang larawan ni Kristo ay siya ring modelo na ginamit niya para ipinta ang Judas Iscariote na nagtraidor sa Panginoong Hesukristo. Ito ba ay nagkataon lang
o iniadya ng pagkakataon. Kayo na ang bahalang sumagot, mga kababis. Ang mahalaga ay nalaman natin ang kasaysayan na naiulat ng isang pari para malaman natin ngayon kung ano ang mga naging pangyayari noon. Mga kababis, hayaan nyo sanang magbahagi ako ng karagdagang kaalaman para sa lahat. Ang mga kumakalat na larawan di umano ng Panginoong Hesukristo mula pa noon hanggang sa panahon natin ngayon ay hindi ang totoong hitsura o larawan ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang mga pintor na siyang nagpinta ng mga larawang iyon ay gumamit lamang ng mga modelo para pagkopyahan ng kunwari larawan ni Hesukristo para may imahe lamang na maipresenta sa atin. Ang mga larawan daw di umano ni Kristo ay hindi talaga ang siyang orihinal na larawan. Dahil wala naman ni isa sa atin ang nakakita ng tunay na hitsura ng Panginoong Hesukristo. At tinitiyak ko sa inyo, mga kababis, na walang taong makapagsasabi ngayon na nakita na niya ang totoong hitsura o imahe ni Hesukristo sa panahon natin ngayon. Ang mga aklat na pinagtalaan ng mga kasaysayan patungkol sa Kristo ay nakatala sa Biblia o banal na kasulatan. Pansinin ninyo, mga kababis, ang salitang banal na kasulatan, kasulatan. Puro sulat lang po yun, mga kababis. At walang halong larawan, picture, imahe, ni drawing man ay walang matatagpuan dito. Kung kaya't walang sino man ang makapagsasabi ng totoong hitsura ng Panginoong Hesukristo. Hindi naman ang itsura ang mahalaga, mga kababis, kundi ang mga banal na salita. Kung inyong nagustuhan ang ating video ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Bago tayo matapos, mga kababis, ay shoutout nga pala sa mga nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout sa iyo, kababis, na Eric Batikan at Mar of Asia. Parang kilala ko tong mga to ah. Sana'y patuloy ninyong suportahan ang munting channel natin na ito, mga kababis. Salamat ng marami, mga kababis. Ako ang inyong kababis na nagsasabing hanggang sa muli, mga kababis.